lahat ng buntis ay maaaring makaranas ng preterm labor. Hi mga moms! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, ang pag-uusapan natin is still about pregnancy, no? Sinasabi ko nga sa last vlog ko, 36 weeks ako and 6 days ngayon, no? So 2 days na lang, 37 weeks na ako, full term na ako. Pero may hindi pa ako nasasabi sa inyo, no? Nung 33 weeks kasi ako, nakaranas ako ng pananakit ng balakang, ng paninigas ng tiyan. Tapos parang feel ko nag-open cervix ako. So nung 33 weeks ako, pumunta ako sa OB ko and then nagpa-check up ako and I found out na nung pagka-IE sa akin, 1 to 2 cm na ako. So in-advise ng OB ko na mag-bed rest ako as long as wala naman akong kailangang gawin, huwag ako tatayo sa higaan. As incomplete bed rest, no? Then, resetahan niya ako ng pampakapit, which is the Duvadilan. Pero dati, nag-take na ako ng pampakapit din noong 4 weeks ako hanggang 24 weeks. Duphaston naman yon yung nireseta sa akin ng OB ko. Kasi nga, may history ako ng preterm labor, tapos mababa yung puson ko. Sumasakit yung puson ko. So, yun, niresetahan ako ng pampakapit. And then, nagulat ako nung 33 weeks ako kasi sumasakit yung tiyan ko, panay-panay. No, tapos after nung isang linggo, pang isang linggo yung nareseta niyang gamot sa akin, pinabalik niya ako. So, 34 weeks na ako. Nung 34 weeks naman ako, yun pa rin, ganun pa rin, naninigas pa rin yung tiyan ko. Tapos, masakit pa rin yung puson ko. Tapos, pag umiihi ako, parang feel ko, nag-open cervix ako. Yung parang bumubuka, basta parang may nag... Basta alam niyo yung feeling na may contraction sa puwerta nyo. Ganon yung feeling nun. Tapos nung inai ako nung OB ko, nalaman naman niya na mas lalong tumaas yung CM ko, naging 2 to 3 cm. Tapos yun, another gamot na pampakapit, no? Duvadilan. For 2 weeks na yung nireseta niya sa akin. And then, complete bed rest pa rin. Kung kakain, kung kaya kung dito na lang sa higaan, ganon yung gawin. And then, hanggang 36 weeks, uminom ako ng pampakapit. Ayun. Pero nag-last na nung saktong 36 weeks and 1 day ako. Tapos, in-stop ko na siya. Then, next week, babalik ako para malaman kung pwede na ako manganak. Pero ang due date ko is July pa, no? July 12. Kaso, bilang ko sa base sa Transvico, pag July 12 yung due date ko, 40 weeks na ako noon. Eh, feel ko naman, hindi na ako aabot, no? Ayan, so enough na tayo sa kwento. Since na kwento ko lang ng konti, no? Ang topic natin ngayon is about sa preterm labor. Ano nga ba yung preterm labor? Ano yung causes na to? Sino yung mga pwede maka-experience? At kapag naka-experience ka, ano ang gagawin mo? Okay? So, I have here my notebook. Yan, guide. Sinulat ko na yung mga pag-uusapan natin para hindi ako malito. Yan, para alam ko yung pagkakasunod-sunod ng mga sasabihin ko sa inyo. Ano nga ba ang preterm labor? So, ang preterm labor ay ang kahit na anong uri ng labor na nag-o-occur before 37 complete weeks ng pregnancy. Siyempre, ang alam natin, ang 9 months is 36 weeks. Pero hindi pala. Sabi nung midwife na nakausap ko, 36 weeks is still considered as preemie. Kapag 37 weeks, complete term na nun si baby. So, pwede mo nang ilabas si baby. So, ang preterm labor is kapag wala ka pang 37 weeks, kahit na 36 weeks and 6 days ka, considered as preemie pa rin yung baby mo. Ano nga ba yung causes ng preterm labor? So, ang unang-unang cause na ito, ang nakapag-trigger ng preterm labor is UTI. Yan, urinary tract infection. Once kasi na may UTI ka, na may infection ka, mas madaling nag-open yung cervix mo. Madali siyang bumubo ka. Yan. Ako kasi, since nung nalaman kong preggy ako, may UTI ako hanggang nung nag-30 weeks ako. Pero buti nung nag-30 weeks ako, nawala na siya. No, possible na maging cause ng early labor is yung UTI. Then the second one
is vaginal bleeding. No? Pag durugo, pag once na nakaranas ka ng spotting, kailangan magpa-consult ka na kagad sa OB mo kasi hindi siya normal. Kahit na may blood stain lang, kahit na brownish siya, kailangan magpa-check up ka na kaagad kasi hindi siya normal, lalo na kung wala ka pang 37 weeks. And next, last one, stretching of uterus. Kaya lumalaki yung uterus, it's either twins yung ipinagbubuntis mo, or malaki yung baby mo, o kaya too much or inadequate amniotic fluid. No? So, kapag twin, syempre, malaki yung baby, yung space sa chan mo is lumalaki. Tapos, kapag pag gumagalaw sila, nagtitrigger yun na ma-open yung uterus mo. So, yun yung nagko-cause ng preterm labor. So, ano nga ba yung mga sintomas na ikaw ay nakakaranas ng preterm labor, no? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na may UTI ka, nagpi-preterm labor ka na, hindi naman yun ganun. So, meron pa rin talaga mga sintomas na mararanasan yung buntis na malalaman mo na na pwedeng pumasok sa category na nagpi-preterm labor ka. So, unang-una dyan is contraction. Naninigas yun chan. Tapos, yung paninigas ng chan niya is hindi normal. Umaabot ng, halimbawa, 4 na beses, 5 beses, o kaya tuloy-tuloy yung pagtigas ng chan mo within 1 hour, eh hindi na normal yun, no? Then, sunod na symptoms is menstrual type cramps o yung pagsakit ng puson. Ayan nga, sabi ko sa inyo, ganun yung nangyari sa akin, sumasakit yung puson ko. Which is, hindi naman talaga dapat sumasakit yung puson mo, lalo na kung wala ka pang 37 weeks. The next one is pressure in lower belly. Ayan, yung parang pakiramdam mo, ang bigat-bigat nung ilalim ng puson mo. Ayan, yung isa is nananakit, yung isa naman is naninigas. No? Pag sumakit yung puson mo na parang may menstrual cramps ka, tapos yung isa naman, kapag ka nanigas naman yung chan mo, eh isa yun, mga causes yun ng preterm labor. So kapag hindi mo dapat ipagsawalang bahala yan, kasi once na naramdaman mo, ay wala to, ipapahinga ko lang, ganun. Pero once na pinahinga mo, tapos hindi pa rin nawala, bumalik pa rin within that day, pabalik-balik, eh magpa-consult ka na kaagad sa OB mo, kasi baka nga, nagtitrigger na yun ng preterm labor. And next is, backache. Yan, pagsakit ng likod. Ako, naranasan ko yan hanggang ngayon, 36 weeks ako. Halos di ako makatulog kapag kagabi. Kasi masakit yung balakang ko, tapos nangangawit yung likod ko. Yan. So, yun nga, pasok ako sa pagsakit ng puson, sa paninigas ng puson, tapos sa nagko-contract, may contraction sa chan ko. Tapos, sumasakit yung likod ko, o diba, pasok sa banga, 4 na yon. O panlima, diarrhea. Kapag ka nakakaranas kayo ng diarrhea, hindi kasi normal sa buntis na nakakaranas ng pagtatae. No? Kasi, baka pupo ka ng pupo, labas ka ng labas, nag-open na pala yung cervix mo, hindi mo alam. Then, next is, vaginal discharge. Ayan. Yung vaginal discharge, normal lang naman yan sa buntis na meron yung mga white or minsan parang sticky or yung mga malabo-labo, ganun. Pero ang hindi normal is yung yellow or green discharge. O minsan, parang tubig kasi basa, maalay mo, pumutok na pala yung panubigan mo, yun. So, yun yung mga symptoms ng preterm labor. Una is contraction, menstrual type cramps, then next is pressure in lower belly, backache, diarrhea, and vaginal discharge. Kung kahit na ano dyan, naranasan mo, if I were you, magpa-consult ka na kaagad sa OB mo. No, magpa-check up ka na kaagad kasi hindi dapat pinagsasawalang bahala yung mga ganyang nararamdaman. Para sa safety mo, at syempre sa safety ng baby mo. Ngayon is, alam na natin yung causes and symptoms ng preterm labor. Ngayon, sino nga ba yung mga at risk? Sino yung mga pwedeng makaranas ng preterm labor?
sasabihin ko sa iyo, lahat ng buntis ay maaaring makaranas ng preterm labor. Pero meron dito na category or merong ilan sa mga possible causes na nagtitrigger talaga sa mataas na risk ng pagkakaroon ng preterm labor. Unang-una is smoking. And once na nagsisigarilyo ka, malakas yung tendency niya na mag preterm labor ka. Dahil siguro sa nicotine or sa mga ingredients na meron yung sigarilyo na masama sa baby. And of course, drinking alcohol. Smoking and drinking alcohol. Ayan, magkasama yan. Diba? Kasi once na buntis ka, ina-advise talaga ng OB na kung nagsisigarilyo ka, nagiinom ka, i-stop mo muna. No? The next one is teenage pregnancy. Ito, teenage pregnancy, ito naranasan ko to. Kasi nung kay Yosh, 17 lang ako nung nabuntis ako. And preemie siya. 28 weeks lang nung pinanganak ko siya. Bale, 7 months lang siya nung pinanganak ko. And pasok ako sa category na teenage pregnancy. No, kasi sabi nila, hindi pa daw fully develop yung sa loob natin, yung ovaries, yung mga ganon, once na bata pa. Kaya malaki talaga yung chance na maka-experience ka ng preterm labor. The next one is stress. Yan, kapag stress ka, diba sinasabi, laging sinasabi, kapag kabuntis ka, huwag kang ma-stress, huwag mo stressin yung sarili mo, huwag kang malungkot, huwag kang mag-iiyak-iyak, kasi kung ano yung naranasan ng mommy, nararamdaman din ni baby, naranasan niya din sa loob. Pag happy si mommy, happy din si baby, no? Kaya marami dyan na nakakaranas ng miscarriage kasi stress sila, no? Nagkakos yung stress ng bleeding, yan. The fourth one is having preterm labor in the past, ayan. Kung may history ka na ng preterm labor. So ako, may history na ako ng preterm labor, kaya ayun, pwedeng maulit. No, sabi nga kasi nung OB ko, hindi naman daw sa pag-aano, pero since nanganak ka na, pag nanganak ka na is maluwag na yung daanan ng baby. So, yun talaga, madali na nag-open yung cervix mo. The last one is more than baby in the womb. Ayan. So, sa mga twins, triplets, quadruplets, yan, pag marami yung baby sa loob ng tiyan, is nakakapag-cause siya ng preterm labor. Kasi nga, yung paglaki ni baby, tulad nung sinabi ko kanina sa causes, kapag lumalaki si baby, nag-widen siya sa loob, malaki yung tendency na go-open yung cervix mo, or lumalaki yung kipot ba, yung daanan ni baby, lumalaki. So, once na bumuka yun, pwede mag-trigger yun ng diretsyong pagkapanganak mo, na kahit na hindi pa full term sila baby. The last but not the least, what to do when you experience those causes and symptoms, no? Syempre, unang-una, kailangan mong gawin is, pumunta ka na kagad sa healthcare provider mo. Magpa-check up ka na kagad sa OB mo. Hindi yung makikinig ka pa sa suggestion ng iba kasi yung pagbubuntis is iba-iba. Halimbawa, ako nagbuntis ako, yung kaibigan ko nagbuntis, hindi naman kami parehas ng mga naranasan, no? Tanging yung mga experts lang yung makakapag-explain sa'yo or makakapagsabi sa'yo na kung ano yung dapat mong gawin. At syempre, huwag basta-basta magtitake ng mga gamot na ina-advise sa'yo ng iba unless OB yung nag-prescribe sa'yo. No? Kasi syempre, safety first ni mommy at ni baby yung mahalaga. Disclaimer din guys, I'm not an health expert provider, no? Pero itong mga sinabi ko sa inyo is based on my research and based on my experience. So, I share ko lang sa inyo kasi gusto kong mabigyan ng sagot yung mga questions na lagi kong nababasa sa group na sinalihan ko. Kasi nag-join ako sa group sa Facebook eh. Then, sa mga first time moms dyan, maganda rin yung mag-join kayo sa mga FB groups na ganun. Kasi may mga discussions, pag wala ka pang ideas, makakuha ka ng ideas sa mga mamis na kasali doon. So, keep safe everyone. God bless. Bye.